Ayan, magandang gabi, umaga, tanghali, hapon, hating gabi o kung anong oras man kayo dinaratnan po ng programang ito. Ako po'y muli nagpapasalamat sa Panginoon sa kadahilan ng patuloy niya tayong binibigyan ng pagkakataon at panahon na tayo po ay makapaglingkod sa Kanya sa kabila na hindi tayo karapat-dapat, subalit purihin ang ating Panginoong Diyos sapagkat pinagkaloob niya ang Kanyang natatanging anak, ang ating Jesucristo upang sino mang sumampalataya sa Kanya, tayo po ay mababalot o babalutin ng Kanyang katwiran upang yun ang makita sa atin ang ating Panginoon at hindi ang ating mga karumihan. Kaya hindi na tayo magpapatumpik pa. Maglilingkod po tayo ating Panginoon sa pamagitan ng sama-samang pag-aaral, do tayo po ay physically hiwa-hiwalay, pero po sa ating puso't isipan tayo po ay nagkakaisang bibigyan natin siya ng kapurihan. Let us pray. Kabanal-banalan po naming Diyos, muli pong nagpapasalamat sa ipinagkaloob na panahon at pagkakataon at naway patuloy niyong lingapin ang aming paglilingkod, patuloy niyong tingnan kami sa katwiran ng aming Jesucristo upang ang aming paglilingkod ay maging karapat-dapat sa iyong harapan. Walang sawa din naming hihilingin ang pamamatnubay ng banal na Espiritu ang siya nawang patuloy naming maranasan upang hindi lang namin matuklasan ng liwanag, kundi kami po ay magnais din na makita ang mga liwanag na aming natutunan sa ng iyong biyaya sa kabila ng aming mga kahinaan. Tulungan kami na ito'y aming may sa kabuhayan. Salamat po sa pagdinig sa dalangin. Niling ko pong lahat alang-alang sa pangalan ng Jesucristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Ayan, muli mga minamahal kong kapatid kay Kristo, maraming salamat tayo na riyan. Pagpasensya nung nga pala, baka mapansin nyo, ayan na ha, bakit nangitim nyo? Ayan o, nagkulay kasi tayo. Nagsasarili na tayong magkulay ng buhok at tingnan niyo yung aking parang tatlong beses na bumoto ng presidential election tong ating kuko. But anyway, wag niyo na po baka mapansin niyo lang ho yan, kulay lang po yan ng latayin sakit sa awa ng Diyos. Nangitim lang dahil sa kulay ng pangkulay ng ating buhok. But anyways, tayo po ay dadako na sa takdang aralin na atin pong pag-aaralan. At tayo po ay, ayan, patay lang muna natin ang sound nito. Ano ba? Kasi maingay ito pag hindi na O, sige. Ayan. Okay, so, tayo po ay pupunta sa ating pag-aaralan sa gabing ito. Ngayon po ay February 25. Okay. Appealing and Suffering Servant. At ating pong pinag-aaralan sa buong sanlinggo ay walang iba kundi ang to serve and to save, ang maglingkod at ang magligtas. At hindi na po tayo, balikan nyo na lang yung mga nauna nating pag-aaral nung nakaraang mga gabi para hindi na tayo masyadong humaba sa pagpapaliwanag ng ating lesson sa gabing ito. Ang sabi dito sa ating pong babasahin na paliwanag na lang mga kapatid nga babasahin natin yung mga ilan-ilan, pero ito pong mahaba ay basahin nyo na lang po at pakinggan nyo na lang ang paliwanag. Isaiah 49:1-12. Who is God's servant in Isaiah 49:1-12? Kasi kung ating pong pag-aaralan nakaraan balik lang tayo ng konti, Isaiah 42 atin pong napag-usapan na doon ay may binabanggit na lingkod na hindi pinangalanan at walang iba kundi yun ang ating Jesucristo. At dito na naman ay meron na naman ditong servant o lingkod na binabanggit. At mapapasa nga po yan sa chapter 49:1-12. At ang tanong, who is God's servant in Isaiah 49:1-12? Sino naman daw po itong lingkod na ito? Balik tayo ng konti ulit. Sa 42, binanggit din alin po yung dalawang servant. Yung isa ay yung corporate, which is yung nation of Israel o yung bayan ng Diyos. At yung pangalawa na individual servant ay wala iba kundi ang ating tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. So dito ngayon, sino na naman daw po ito? Itong nasa chapter 49. Sino itong lingkod na ito? Sabi dito, God calls and names him. Sabi dito, God calls and names him before he is born. Siya'y tinawag na ng Diyos. Bago pa siya ipanganak.
makes his mouth like a sword. Nawa niya ang kanyang bibig na tila na po isang tabak, ang sabi po dito. And will be glorified in him. At siya'y luluwalhati sa kanya. God uses the servant to bring the nation Israel back to himself. At ito pong lingkod na ito ay gagamitin ng Diyos para manumbalik ang bansang Israel sa ating Panginoong Diyos. Ano po? And to be a light of salvation to all the world. At siya'y magiging liwanag ng ano po? Magiging liwanag ng kaligtasan sa buong mundo o sa buong sanlibutan. Tan sabi dito, to be a covenant and to release prisoners. Siya po'y magiging ano? Siya po'y magiging pinakatipan at siya magpapalaya ng mga na bilanggo. Remember, pakiano lang po uli, ano ho? Pakicheck nyo na lang po uli. Matthew chapter 12. Okay, Matthew chapter 12, 15 to 21. Mga kapatid, ano? Matthew chapter 12, 15 to 21. At ang kanya pong ano, at yung kanya pong counterpart, doon nga po saan? Doon po sa Isaiah chapter 49. Ano po? O chapter 42. Makikita rin po natin yan, ano ho? Mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Okay? So, dito, mga kapatid, sinasabi po ng ating lesson na pang nag-overlap. Okay, by the way, Isaiah 42, 1-7, and then Matthew 12, 15 to 21. Again, Isaiah 42, 1-7, and i-compare uli natin ang Matthew chapter 12, verses 15 to 21. Kasi iisang, ano po, iisang lingkod ang binabanggit dyan. At wala iba kundi ang ating Peso Kristo. At ikukumparan din natin dito saan? Dito sa Isaiah chapter 49 verses 1 to 12. Ano po? There is plenty of overlap between this description and that of Isaiah 42. Tama po, ano ho? Halos magkakapareho, ano? We identify the servant as the Messiah. Tama, napag-anuhan po natin, ano ho? Napag-alaman natin na yung lingkod na yon ay walang iba kundi ang Messiah. Kasi ulitin po natin, yung nabanggit sa Isaiah 42, 1 to 7, ay kinote ni Apostle Matthew sa, ulitin natin, Matthew chapter 12 verses 15 to 21, identified and kinakapit yung mga quotation na galing sa Isaiah 42, saan po? Sa ministry na walang iba o sa ministeryo na dilit walang iba, ang gumanap ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sana po nasusundan nyo, ano ho? Kasi medyo talagang mahirap, hindi ho madaling pag-aralan, lalong-lalo na nga kung ang lesson ay may kinalaman sa mga hula-hula, ano ho, mga prediction nga, o mga prophecy, mga minamahal kong kapatid. Kaya medyo sabay-sabay po tayong magtiyaga na pag-aralan ito, ha? Anyway, sa tulong naman po ng biyay ng Panginoon, sinisikap ko naman na sa abot po ng kaalamang pinahihiram sa atin ay maipaliwanag ko ng mauunawaan. At sana nga po inaunawa nyo yung aking ginagawang pag-i-explain ng ating Sabbath School lesson sa tulong ng kanyang kapangyarihan. So, again, narito po, halos pareho ang mga katangian o pareho ang mga katangian, alisin natin yung salitang halos, ng servant na binabanggit sa Isaiah chapter 42 at ang servant o individual servant na nandito rin sa Isaiah 49. So kung yung nasa Isaiah 42 ay wala iba kundi ang ating Peso Kristo, at kung ito'y iisang uri o iisang servant na nandito rin sa Isaiah chapter 49, therefore, o sa makatwid, iisa rin po ang sinasabi ng Isaiah 49 kung kanino ito tutukoy. Walang iba kundi sa ating Panginoong Jesu Kristo. Kaya nga sabi dito, the New Testament, yun yung pumaigi, the New Testament finds the servant's attribute in Jesus Christ in both comings. Oh, daw po, ang mga attributes na ito ng servant o lingkod ay matatagpuan saan? Matatagpuan sa ating Panginoong Kristo sa kanyang dalawang uri ng pagparito.
Una, yung first coming, mga kapatid, ano? At of course, yung ating hinihintay, yung ikalawang pagparito. Yung mga talata niyan, mga kapatid, banggitin ko na lang, ano ho? Banggitin ko na lang, Matthew 1.21. Andan ko, ano ho? Matthew 1.21. John 8.12. Okay. John 9.5. John 17.1 to 5. Revelation 1.16. Revelation 2.16 and Revelation verses 19 verse 15. Ang mga talatang ito ay pinapakita ang naging ministeryo ng ating Jesucristo sa kanyang unang pagparito at ganun din sa kanyang ikalawang pagparito. I-review nyo na lang po ha, yung mga nabanggit kong talata. Kung hindi nyo nasundan, pakibalikan nyo na lang para hindi tayo masyadong humaba. So, pakinggan maigi ang mga pagpapaliwanag ng ating leksyon. Ang sabi dito, if the servant, kinig maigi, if the servant is the Messiah, why does God call him Israel here? Kung ang lingkod daw pong ito ay ang Messiah, na wala iba kundi ang ating Jesucristo, bakit tinawag siyang Israel, mga kapatid? Saan po yun? Sa Isaiah chapter 49, verse 3. Okay? Ito po ang sinasabi ng Isaiah chapter 49 verse 3. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y pupurihin ng tao. Ano pang tawag? Israel. Kung ang Messiah daw ito, bakit daw siya tinawag na ano? Tinawag siyang Israel. Samantalang napag-aralan natin, nakaraan ay may dalawang lingkod ang Panginoon, yung corporate o yung bansang Israel, at ang individual na lingkod, which is ang Messiah, walang iba kundi ang ating Jesucristo. Ang tanong, bakit tinawag dito ang Messiah na Israel? Makinig po maigi sa pagpapaliwanag ng ating leksyon. Sabi dito, earlier, we found that in this section of Isaiah, God's servant, Israel or Jacob, refers to a nation. Yun nga po mga kapatid, ano ho? So alam na po natin, ha? Na ang Israel ay nalingkod ay tumutungkol o tumutukoy kanino po? Sa bansang Israel. Okay. But here, the name Israel without a parallel reference to Jacob. Pero dito daw po, sa pagkakataong ito na po, ang pangalang Israel ay hindi itinumbas o itinulad saan? Sa pangalan ni Jacob. No. Clearly, sabi dito, kaya maliwanag, applies to the individual servant who restores the nation to God. Oh, ando po. Kaya maliwanag dahil hindi siya iniugnay o hindi pinantay kanino po kay Jacob, maliwanag na ando po. Maliwanag na ito ay tumutukoy saan? Sa individual na lingkod kung saan siya ano po? Siya ang magiging dahilan upang maipanauli o panambalikin ang bayan ng Diyos sa kanya. O mga Israelita, sa Diyos. At yan po'y mababasa nga sa Isaiah chapter 49. Basahin din po natin ang verse 5. Ang sabi dito ay ganito. Bago pa ako ipanganak, ay hinirang na ni Yahweh. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang bayang Israel na nagkawatak-watak. Binigyan ako ni Yahweh ng karangalan, sa kanya nagbuhat ang aking kalakasan. So nakita po natin, ano ho, mga minamahal kong kapatid, ang sinasabi dyan. Itong individual servant na ito, na tinawag ding Israel, na siya rin magpapanauli sa bansang Israel, sa Diyos. Ha? Mga minamahal kong kapatid. Kaya nga sabi dito, the individual servant has become the ideal embodiment of representative of the nation whose failure has compromised its use of the name Israel. Iksayin, bakit ba sila, ano nga, no? parang misnomer, no? Pinangalanan sila ng Israel. Pero sa totoo lang, mga kapatid, sa totoo lang, ay parang, eto, para mas makarelate tayo. Alam nyo po sa Old Testament, bawat pangalan ay may ano po, bawat pangalan ay may kahulugan. Lalong-lalo na pag nandun yung salitang El. Halimbawa, Daniel. Ibig sabihin, nandun ang pangalan ng Diyos. Na ibig sabihin, Daniel
God is my judge. Okay? God is my judge. Eh ngayon, ano bang ibig sabihin ng salita o pangalang Israel, mga kapatid? Tiningnan ko po para sigurado, biblical ano po ito, no? Biblical, Hebrew, biblical meaning ng pangalang Israel. Sabi dito, God contends. Ibig sabihin ay to fight. Okay? Meaning God, sabi dito, to contend or to fight. Okay? Ibig sabihin, nakipagbuno, nakipaglaban. Eto. Kaya masasabing ang ano po, kaya nakakahiyang masasabing hindi talaga nila ano po, hindi nila na bigyan ng katarungan. O, sa kanilang mga karatig ano po, sa kanilang mga karatig bansa. Yung kanilang pangalang Israel bilang bansa, ha mga kapatid? Kasi ano po, eh sa totoo lang, parang hindi naman sila ano po, hindi talaga sila karapat dapat. Kasi parang hindi naman nila ano eh, hindi naman nila ipinaglalaban ang para sa Panginoon, di po ba? Kaya nga sila pinaintulutan ng Diyos na magkabihag-bihag eh. Bakit? Eh failure sila mga kapatid. Ha? Naging failure sila. Hindi nila na ano po, hindi nila nagawang ikatawan ang Diyos. Hindi nila nagawang ipaglaban alin po ang Diyos. Oh, nasukat na sila sa halip na maging ano po, representative. Dahil totoo namang sila sana ang kinatawan ng Diyos eh. Di ba? Lalong-lalo na doon sa mga bansang nakapalibot sa kanila, sila ang kinatawan ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, kayo'y aking pinili. Oh, eh dapat maging kakaiba ang inyong gawi sa mga bansang nakapalibot sa inyo. Eh ang problema, mga kapatid, eh talagang hindi nakita sa kanila. Ha, parang pangalang Salvador, dapat yan, Savior, ano ho? Oh, dapat tagapagligtas, Salvador, Savior. Meron pong nangyari pong totoong pangyayari, ano ho? Na may isang magulang na galit sa kanyang anak na ang pangalan ay Salvador. Bakit? Nung nakitang may nalulunod, itong anak niya to na ang pangalan ay Salvador, ay hindi naman niligtas yung nalulunod. Ibang tao pa nagligtas nung nalulunod. Kaya sa galit ng tatay niya, talagang sabi, hindi ka na nahiya, Salvador pa man din ang pangalan mo. Pero pinabayaan mo lang na muntik pang mamatay yung batang nalulunod. O diba? Kasi sa pangalan, dinadala ng pangalan yung meaning, no? Yung kahulugan. Eh sila tinawag na Israel, na ibig sabihin dapat sila nakikipagpunyagi, nakikipagbaka, nakikipagguno. Oh, kaya nga bilang representative sa amin ng Panginoon, sa pangalan pa lang nila sila ay bayang ano, makikipagbuno. Para kanino? Para kay Yahweh, para sa Diyos. Eh ang problema, sa halip na sila ay ano, sa halip na sila ay makipagbuno, makipaglaban para sa kalulunatian nino ni Yahweh, sila naman ay laging ano, nakikipag-compromise. Ha mga kapatid, nakikipagkompromiso sa practices ng kanilang ano po, ng kanilang mga karatig bansa, mga minamahal kong kapatid. Kaya dito mga kapatid, ano ho, kaya tinawag din ang ating Panginoong Kristo bilang Israel, ha mga kapatid, bilang Israel. Bakit? Ang sabi dito, ulitin natin, the individual servant has become the ideal embodiment of or representative of the nation whose failure has compromised its use of the name Israel. Tama! Kasi ang ating Jesucristo talagang siyang ideal na ano po at karapat-dapat na magtaglay nitong pangalan na ito o taglayin niya rin yung pangalan ito sapagkat talagang ano po, ang ipinaglaban niya ay ang alin po? Ang ipinaglaban niya ay kung ano ang kalooban ng Panginoon o ang kalooban ni Yahweh. Eh nakita nga po natin, di ba? Sabi ng ano? Sabi ng ating Jesucristo. Oh, eh talagang, basahin nga natin. Inaanaan natin yun sa devotional eh, pero tingnan nyo. Ano ba ang sinabi ng ating Jesucristo nung siya'y tinatanong ng kanyang mga alagad kung kumain na ba matapos niyang ma-encounter yung babaeng Samaritana doon po sa balon ni Jacob. Eh, tinanong siya, kumain na po ba kayo? Sabi niya, ito po. Tingnan po natin. John chapter 4 verse 32 muna. Ngunit sumagot siya, ako'y may pagkaing hindi nyo nalalaman. Kaya't nagtanong-tanongan ng mga alagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, verse 34, ha? Verse 34, John chapter 4. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Kaya kung meron man talaga mga kapatid, tingnan niyo,
Ang pagkain daw niya ay ano? Ang pagkain ko'y ay ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Kaya siya po talaga, ano ho, siya po talagang nagbigay katarungan. Siya nagbigay katarungan. No, sa taglay-taglay na pangalang ito ng bayan ng Diyos na ano po, na Israel. Ang ibig sabihin ay po, nakikipag-content, nakikipagbaka. Oh. At uulitin po natin na pangalan ng Israel, ang bansang Israel, para sana ano po, sila'y magiging representative ng Diyos sa lupa sa mga karatig bansa. Pero sa halip na sila ano po, makipambuno, makipagbaka para sa kaluwalhatian ng Diyos, ulitin natin talagang sadly, failed po talaga sila. Failure po talaga sila. And obviously, kaya nga sila pinahintulutan ng Diyos na mabihag at madala sa ibang bayan. Dahil saan po? Dahil sa kanilang pagkabigo na maging tunay na kinatawan ng Diyos sa lipunang kanilang ginagalawan ng mga unang panahon. Hoping na nasusundan niyo po. Nasusundan niyo po bang ating leksyon? Ulitin ko po, hindi kadalian, hindi ko po pinagmamalaki. O again ha, hinahangad ko lang na sana nasusundan niyo itong ating leksyon, kasi maging ako po, habang nire-review ko, talagang sabi ko, medyo madugo ito kung hindi natin pagbubulay-bulayan ng husto. So tuloy po natin mga kapatid, ano ho? Ulitin ko, the individual servant has become the ideal embodiment or representative of the nation whose failure has compromised its use of the name of Israel. Okay? O, basahin nga natin ang 48 verse 1 kung anong sinasabi. Isaiah 48 verse 1, anong sinasabi? Dinggin mo ito, bayang Israel, kayong nagmula sa lahi ni Juda. Sumumpa kayong maglilingkod kay Yahweh at sasambahin ang Diyos ng Israel, ngunit hindi kayo naging tapat sa Kanya. O, kita niyo po? Diba? O, pangalanan pa silang Israel eh. Dapat sila'y nakikipag-content, nakikipagpunyagi para sa kaluwalhatian ng ano? Ng Panginoon. Pero ito mismo, si Yahweh mismo nagsabi, ngunit kayo ano? Ngunit kayo'y hindi naging tapat. O? Ngunit kayo'y hindi naging tapat sa Kanya. Ayan mga kapatid, now we know ha, na sa pangalan pa lang ay dapat sana napangatawanan itong bansang Israel ang pagiging representative nila ng Diyos. What new element appears here? Ano daw po yung mga bagong elemento ng mga katangian na ating makikita dito sa Isaiah chapter 49 verses 4 and 7 na hindi natin nakita doon sa mga unang pag-aaral. 49 verses 4 and 7. Ang sabi po dito, 49:4. Ngunit ang sagot ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas, gayon may ipinaubaya ko kay Yahweh ang aking kalagayan na ako'y kanyang gagantimpalaan sa aking kayamanan. Verse 7. Ganito ang sabi ni Yahweh, ang tagapagligtas ng Israel sa itinakwil at kinamuhian ng mga bansa at inalipin ng mga pinuno, makikita ng mga hari ang pagpapalaya sa iyo. Sila'y titindig bilang pagpaparangal sa iyo at yuyukod ang mga prinsipe bilang paggalang sa iyo sapagkat hinirang ka ni Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel. Ito po yung mga nabanggit na talata. Ano daw po yung mga bagong elemento na ating nakita rito? Mga minamahal kong kapatid, dito po may kinalaman dito sa suffering servant. O yung nagdurusang ano po? Nagdurusang lingkod ng Panginoon. Sabi dito, her, dito po, is the first intimation of the difficulty involved in the servant's task. And he laments, dito makikita daw po natin alin po yung kahirapan, no? Yung kahirapan na ano po na mararanasan itong servant na ito. At alam na nga po natin kung sino itong lingkod na ito, ho, na iba kundi ang ating Panginoon Hesus Kristo. Sabi niya, I have labored in vain. I have spent my strength for nothing and vanity. Parang ando po, parang yung kanyang effort ay tila naging walang kabuluhan o walang saysay.
An idea, sabi dito, itong idea na ito echoed in Daniel 9:26. Ano naman yun nasa Daniel 9:26? An anointed one shall be cut off and shall have nothing. Oh, alam na po natin kung sino naman ang katuparan nun. Nasa kalagitnaan ng Sanlinggoy, ano po? Ipapatigil ang hain kasi ano po? Ihahandog na ang kordero. Hindi dilit walang iba, ang katuparan, alam po natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga sa pagpapatuloy, ang sabi po dito, but he clings to faith, yet surely my cause is with the Lord and my reward with my God. Sabi po ng isang commentary, mga kapatid, Alec Mocher, sabi niya, thus Isaiah foresaw a servant with a real human nature. Ano po nakita? Lingkod na talagang merong totoong kalikasan katulad natin, mga kapatid. Mayroon siyang ano po, kalikasan na katulad natin, human nature. Tested like we are, siya ano po, sinubok katulad natin. Okay? Tested like we are and proving himself to be the author and perfecter of the way of faith. At ano po, pinatunayan. Okay? Pinatunayan sa kanyang sarili na siya ano po, siya ang author at perfecter ng daan patungo sa pananampalataya. Ano ho? Tansabi dito, a real personal faith. Tunay na ano po? Tunay na pananampalataya. Okay? Tunay na pananampalataya to be the author, kasi a real and personal faith that can still say my God when nothing any longer seems worthwhile. O mga kapatid, alam niyo po, yun nga, yung pananampalataya na yun na genuine o totoo, na katulad ng ating Panginoong Kristo, ano po, na kung saan dumarating ang panahon, ang sabi dito, ay tila ano po, tila wala ng kabuluhan ang lahat, ay mananatili at makapagsasabi pa rin tayo na tayo po ay pwedeng tumawag at manghawakan sa mga pangako ng ating Panginoong Diyos na si Yahweh. Tandaan po natin, mga kapatid, kasi kung titingnan natin, ang buhay ng ating Panginoong Kristo hanggang sa mga huling sandali ng kanyang ano po, ng kanyang buhay, lalong-lalo na nandun siya sa krus, na po sinasabi, Diyos ko, ba't mo ako pinabayaan? Pero, sinabi pa rin ng ating Panginoong Kristo, kung papansin niyo, hindi po yun pananalita ng walang ano po, ng kawalan ng tiwala, kundi balikan niyo po ang Psalms chapter 22, kung saan kinuha po yun, ano? Psalms chapter 22, isa yung sa sinatawag na Messianic Prophecy. Diyan din, excuse me po, diyan din po sa Psalms chapter 22 na basa rin po natin, na diyan pa lang ay sinabi na kung anong klaseng kamatayan ang magiging karanasan ng Misaya at maging ang kanyang mga makakasama, pati pa nga ang kanyang damit na sinalaula dahil ginawang sugalan o pinagsugalan, mga kapatid, yun po ay kasama sa tinatawag ng mga Messianic Prophecy. Kaya yung sigaw na yun ng Panginoon, Diyos ko, ba't mo ako pinabayaan, ay hindi po yun reklamo ng kawalan ng tiwala sa Panginoon. Kundi, kung titingnan nyo po, ang subtitle o yung title nga po ng Psalms chapter 22 ay tinawag pang awit ng pagtitiwala. Mga kapatid, ano? Awit ng pagtitiwala kay Yahweh o sa Panginoon. Ha? Kaya mga kapatid, yun po'y hindi pananalitang kawalan ng pagtitiwala. Manapay sa kabaliktaran. Awit ng pagtitiwala. Bakit po natin nasabi? At the end of the day, bago malagutan ang hininga ng ating Panginoong Kristo doon sa krus, ano po nasambit niya? Ama ko, inihahabiling ko sa iyo ang aking kaluluwa o yung aking hininga, mga minamahal kong kapatid. So diyan makikita po natin, ano po, makikita po natin ng ating Panginoong Kristo hanggang sa huling panahon na tila halos wala siyang kakampi, maging mga pinaka-closest na kanyang mga alagad ay halos nagtakbuhan lahat. Ilan lang yung presente doon sa Golgota ng ipinapakong ating Panginoong Kristo. Ang maliwanag na nandun ay si Juan, ang kanyang inang si Maria, mga kapatid. The rest,
Walang tayong mabasa kung nasaan sila. Dahil nakita po natin nung gabing hudasi ni Judas ang ating Jesucristo, ay kanya-kanya po silang takbo. At nakita po natin na maging ang Apostol Pedro ay itinatwa ang ating Jesucristo. Kaya ang sabi po dito, maging doon sa panahon na tila lahat ay ano po, iniwanan na siya, ay nagawa niya pa rin ano po, nagawa niya pa rin magtiwala saan? Magtiwala sa Panginoon. At ang sabi dito, and Isaiah chapter 49 verse 7 is startling. The servant is deeply despised. Oh, talagang siya ano po, sinalaula, siya po'y binastos. Sabihin na natin ngayon ay talagang, kung nang gamitin, baka sabihin niyo po'y nagmumura ako. Ano po, hindi po ano yung, hindi po siguro magandang salita kung gagamitin ko pa. O siya, sabi dito, he was deeply despised. Sabihin na natin, talagang, todo-todong ano po, malaliman o todo-todong itinakwil, tinanggihan, ano ho, abhorred by the nations. Hamakin niyo, di po ba? Oh, mismong ang isang hintil na gobernador na nagsabing, wala ako, wala akong nakitang mali sa taong ito. Pero ano pa rin ang pinagsigawan ng bansang Israel o ng mga Hudyo? Ipako sa krus. Pako sa krus. Mas ginusto pa nilang ano? Mas ginusto pa nilang palayain ng isang radikal na magnanakaw kaysa sa isang inosente. Ho, nauna iba nga kung di ang ating Jesucristo. Napansin po natin ano ho? Na talagang siya ano po? Siya'y gano'n na lang itinakwil ng kanyang bayan, mga kapatid. And sabi dito, despised, abhorred by the nations, the slaves of rulers. But the Lord says to him, King shall see and stand up. Princes, okay, princes, and they shall prostrate themselves because of the Lord who is faithful, the Holy One of Israel who has chosen you. So itong mga pananalitang ito, mga kapatid, eh, sa tingin ko, mangyayari ito hindi ngayon. Kundi mangyayari ito, doon na nga, halala niyo po sa early part ng ating pag-aaral, yung mga talatang nabanggit, ano po, patungkol sa individual servant na tinawag ng Israel ay may mga nabanggit na talata na mangyayari sa kanyang first coming at second coming. So itong mga huling pananalita na ating ano po na pag-aralan at nabasa ngayon ay mangyayari. Nalin po maging ang mga princess, sabi dito, King shall see and stand up princess and they shall prostrate themselves. Sa ngayon, nung unang coming ng ating Jesucristo, wala tayong nakita historically and biblically speaking, wala tayong nakitang mga hari, mga prinsipe o mga prinsesa o mga royal blood na nag-prostrate o nagpatira pa bilang pagpapakita ng paggalang sa kanya. And for sure, correct me if I'm wrong, kung meron kayong may papakitang maliwanag na mga talata sa Biblia at merong mga pangyayari sa kasaysayan na nangyari nga ito sa buhay ng ating Jesucristo nang siya'y unang pumarito na may hari na nagpatira pa sa kanya, mga prinsesa o etc. etc. Ako po'y walang nakita sa Biblia, wala rin akong nabasa sa kasaysayan na may ganon. Kaya for me, hanggat wala akong nababasa at sa tingin ko wala nang mababasa sa Biblia kasi matagal nang tapos yan. Sa kasaysayan, sige, pag-aralan natin kung meron maipapakita, extra biblical source na may mga ganitong tao na nagmanikluhod, nagpatira pa, at talagang sinamba siya, open ako mga kapatid. Stand to be corrected ako dyan. Pero kung wala, therefore, mananatili muna ako sa paniniwala ko na itong mga pananalitang ito dito po sa Isaiah chapter 49 verse 7 ay mangyayari sa kanyang ano po, sa kanyang second coming. Bakit po? Sapagkat mula noon hanggang ngayon at sa darating, alam ko po na marami na rin ano po, marami na rin mga taong kilala, matataas ang tungkulin, royal blood, mga kapatid, na ano po, na sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Oh, eh, kaya nga tayo may King James, oh, ano lang, may King James version tayo ng Bible. Oh, King of England, ano po? Ibig sabihin, eh, hindi gagamitin ang pangalan ni King James kung siya po, ano po, siya'y walang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo.
Ha? So, at marami pa, alam naman po natin, na marami pang mga taong kilala, mataas ang tungkulin, mga dugong bughaw, ang later sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya yan ang aking contention patungkol dito sa mga pananilitang ito sa Isaiah 49 verse 7. Veno, mga kapatid, yan naman ay, again, history. At yung mga iba nga ay hindi pa history dahil darating pa lang, katulad nitong mga huling pananalitang binasa natin sa Isaiah chapter 49 verse 7. Pero sa gabing ito, ay pag-aralan natin kung ano ba yung iuuwi at pupulutin nating spiritual na ano po. Spiritual na aral na ating kapupulutan. Ang sabi po dito, look back at Christ's ministry. Balik tanawin daw po natin yung ginawang pagmi-ministeryo, paglilingkod ng ating Hesukristo. Right up until the end, hanggang sa matapos ang kanyang ministry. And say, didn't he have reasons for discouragement? Meron daw ba siya? Hindi ba marami siyang dahilan para ma-discourage? Tama. Ultimong mga kapatid niya, halos di naman kumakampi sa kanya. May mga panahon na hindi kampi sa kanya. Ano ho? Oh. Tapos, nagpapagaling siya. Nagpapalayas ng mga inaalihan ng demonyo. Eh tapos, siya pa ang pagsasabihan na kaya siya nakapagpapalayas kasi siya yung prinsipe ng demonyo. Di po ba, mga kapatid? Oh. Walang ginawa ang mga scribe at mga saduseyo, kundi kontrahin ang kanyang pangangaral. Oh. So maraming mano po, maraming dahilan para ma-discourage ang ating Panginoong Kristo. O, di ba? Kaya ba nakakaramdam ng ganon? Alam niyong ginagawa niyo yung tama, pero maraming kumukontra sa alam mong ginagawa mong tama? Eh, wag na po kayong ma-discourage kasi bago niyo maramdaman at bago niyo maranasan yan, eh nauna nang ano po, nauna nang naramdaman, nauna nang naranasan niya ng ating Hesukristo. Ha? So, maging open lang tayo mga kapatid sa mga kritisismo at wag maging dahilan para ano po, para tayo ano, para tayo gumive up. Eh yung iba dahil sa nakikitang hindi magandang practice ng mga kapatid, natitisod. Kaya mga kapatid, sa totoo lang ano po ha, again. Wag tayo mag-expect. Oh, ayan, may nagtitinda na. Narinig niyo. Oh, mga kapatid, marami tayong mga kapatid na naririnig, nagsasabi, ayoko na nga lang magsimba kasi, naku po, sisimba ako, nakikita ko lang yung kinatitisuran ko. Ha? Nakikita ko lang kinatitisuran ko. Mga kapatid, tandaan niyo po, ang dami ring discouragement kung tutusin na sa karanasan ng pagmi-ministeryo ng ating Panginoon. Pero, siya po, ano po, nagpatuloy lang. Nagpatuloy lang siya. Ha? Hindi siya tumigil. Kaya tayo mga kapatid, pag nakakakita ng mga at nakakaranas ng mga bagay na tila hindi pabor sa ating mga magandang pagnanais at panukala, huwag tayong matitisod. Huwag tayong matitisod. Katulad ng ating Hesukristo, again, hindi lahat umaayon sa kanya, mas marami nga ang kumukontra. Kasi kung mas marami umaayon sa kanya, maipapatay ba siya? Diba? So sa kabila ng maraming kumukontra, basta sigurado siya na ang ginagawa niya ay ayon sa kalooban ng kanyang ama, diretso lang siya mga kapatid. Diretso lang siya. Kaya ho, huwag tingin ang tingin. Pakiusap lang. Huwag tayong tingin ang tingin sa ating kapwa. Ho. At kung ano man yung mga discouragement na dumarating sa atin, maaring sabihin ng hindi yung kapwa ang dahilan bakit tayo nanlulupaypay. Maaring mga sariling pagsubok sa buhay. Pero ang ating Hesukristo, ganun din, sinubok sa lahat ng kaparaanan. Ganun pa man ay hindi siya, ano po, hindi siya nagpatalo. Ganun pa man ay hindi siya nagkasala. Sinubok din siya katulad niyo at katulad ko. Kasi nakitulad siya sa atin mga kapatid. Oh? Kaya feel niya tayo mga kapatid, ramdam niya tayo, ramdam niya kung ano ang ating kinasasadlakan. Bago niyo pa naranasan, nauna nang naranasan yan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ho? Kaya sana yun po ang maiwang ano po, yun pong maiwang kaisipan sa atin. Gayahin ang ating Hesukristo at yun nga mga kapatid ano ho, pag si Kristo, kaya sa ating Hesukristo tayo titingin, yun na nga, oh, pambansang talata, ikalawang Korinto, ano ho? Ikalawang Korinto 3:18, ano na nga sinasabi mga kapatid? Itong ating pambansang talata ito, dito tayo titingin ha, hindi sa ating ano po,
hindi sa ating kapwa. Kasi pag kay Kristo tayo tumingin, ano po mangyayari sa atin? At ngayon, sabi, 2 Corinthians 3:18. At ngayon, naaalis na ang talukbong at nagniningning sa ating mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon, at ang kaluwalhatian iyan ay nagmumula sa Panginoon na siyang espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang sa tayo'y maging kalarawan niya. Oh, ayan mga kapatid, huwag tingin ang tingin kanino, huwag tingin ang tingin sa kapwa, matitisod ka talaga malamang sa malamang, ha? Oh, huwag tingin ang tingin sa kapwa. Hayaan ang ating mga mata, ang ating mga espiritual na pananaw ay itutok natin. Saan po? Itutok natin sa ating Panginoon. Itutok natin sa Kanya. Bakit? Unti-unti, ay ano po? Tayo'y mababago at tayo magiging ano? Kalarawan niya o magiging katulad niya, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Kaya, tutok sa Panginoon, less ang tutok sa ating kapwa. Hindi ko naman sinasabing wag na natin pakialaman ng ating kapwa. Basta tayo po ang tuon natin sa Panginoon. Siya ang ating ano po? Siya ang pinaka-ehemplo natin. Siya yung pinaka-modelo natin, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Huwag si pastor, huwag ang elder, kasi baka pag nagkamali yan, pati ikaw lumayas. Ha, mga kapatid? So, ang tutok ng ating mga mata ay sa Panginoon. Okay, at ang sabi dito, papaano daw dinidisfight ng ating Panginoon ang mga outward appearances? And how can we do the same despite outward appearances? Ito yung mga kapatid, ano, sa totoo lang, medyo iwasan din natin yung tinatawag ng ano po, mga paghatol-hatol. Baka tayo lubusang magtapos, no, sa mga panlabas na anyo. Di ba? Ang panlabas na anyo. Kasi hindi doon interesado ang Panginoon. Ha? Hindi doon interesado ang Panginoon. Ating Peso Kristo, ayun na nga. Kasi maaring kaya hindi siya masyadong kinikilala. Dahil una nga, niwala nga siya. Sabi niya, mabuti pa yung ano, mabuti pa yung asong gubat may lungga, mabuti pa yung ibon may pugad, yung anak ng tao yung gusto niyong sundan, kahit wala mang matinong ano, wala mang disenteng tirahan, di ba? Malamang tapos ni hindi kilalang nag-aral sa kilalang paaralan ng mga dalubhasa noon. Okay, so kaya maaring hindi siya masyadong ano po, hindi siya masyadong kinilala. At noon naman kasing gusto siyang gawing hari, maraming sumusunod sa kanya, iba naman ang layunin, pinauuwi niya naman. Kasi iba nga yung kanilang hangarin, hindi yun yung kalooban ng Diyos, ano po. O kaya nga parang hindi siya ano po, hindi siya ganun kaakit-akit sa kanilang panlasa. O mga kapatid, so tayo mga kapatid, wag tayong pumokus doon sa mga panlabas na anyo rin. Ano ho? Iwasan po natin yan. O? Kasi ang Diyos, by the way, mga kapatid, ang Diyos, tandaan nyo po, o, itong prinsipyo ay hindi ko po inaalis. Isa po ito sa paborito kong talata at prinsipyo ko po ito sa buhay. Dito po sa 1 Samuel chapter 16, ha? O, kapitulo 16, talatang 7. Ha? Ito yung panahon na alala nyo po, pinapunta na ng Diyos si Priest Samuel sa lugar ni ano po, ni Jesse, sa lugar ng magulang ni Haring David. Nung makita niyo yung mga unang anak ni Jesse, naisip ni Samuel dahil matitipuno, matatangkad, ito na. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi yan. Ha? Bakit po? Sabi dito sa verse 7, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ang katulad ng pagtingin ng tao. Si Yahweh hindi tumitingin na katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao. Yan, ho, mga kapatid, ano? Panlabas na anyo ang tinitingnan ng mga tao. Ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Oh, mga kapatid, ano ho? Ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Kaya tayo rin, mga kapatid. Ho, tayo rin. Ha, wag tayong ano?
Huwag tayong palahusga sa nakikita nating panlabas na anyo ng ating kapwa. Oh, kasi hindi natin nababasa ang kanilang puso. Tandaan ang Diyos, hindi interesado masyado sa ating ganda o kapugian. Mas interesado ang Diyos sa laman ng ating puso, mga kapatid. Ano ho? Sa laman ng ating mga puso. Kaya sana, sa bagay, sino ba naman ang hindi gugusto sana? Ano? Maganda na, gwapo pa, mabait pa. Eh kaya lang, hindi naman lahat ng mabait, puro maganda at gwapo. Marami naman talagang hindi pinagpala sa mukha at ganda o kapugian na sa puso naman o kumbaga sa panloob na pagkatao naman pinagpapala ng Panginoon at nandun yung kanilang kabutihan. Kaya sa ating mga kapatid, ano ho? Una, ha? Kung may dapat mang titingnan, oh, lesson natin na kukunin ngayon ho, mga kapatid. Lesson na kukunin natin ngayon. Una, ay huwag tayong ano po, huwag tayong bibitaw, huwag tayong aayaw, huwag nating pahintulutan ang kaaway na sa mga trahedya, matitinding pagsubok na ating nararanasan, ay bibigay at iiwanan natin ang Panginoon. Hindi po, lalo tayong dapat kumapit sa Kanya sa mga panahong tayo po ay may mga matitinding karanasan sa buhay. Ha? Lalo tayong kakapit sa Kanya katulad ng ating Jesucristo na hanggang sa huling hininga ng Kanyang buhay ay ano po, ay Kanyang nabanggit pa. Ipinagkakatiwala ko po sa inyo ang aking kaluluwa. Si Ebanghelistang Esteban, nakita po natin, di ba? Hanggang sa huli, kita nyo, palibas, imbued po siya, puspus siya ng banal na espiritu. Kaya, sa halip na magalit siya sa mga nambabato sa kanya, sukat yun po ang kanyang ikinamatay. Ano pa po nasabi ni Ebanghelistang Esteban? Panginoon, huwag niyo pong iatang sa kanilang mga balikat, alin? Ang kanilang kasalanan. Nakita po natin mga kapatid, oh, pinapersecute na, pinapatay na nga siya eh. Pero hindi pa po niya nagawang kamuhian ang mga taong pumatay sa kanya. Mana pa, inihingi pa niya ng tawad ang kanilang ano po, ang kanilang mga kasalanan. At namatay siya. Sabi ko nga sa'yo, hindi hayahay, di po ba? Namatay siya. Namatay siya. Natapat na naglilingkod sa Panginoon sa kabila ng hindi magandang karanasan. At marami ko nang beses sinabi, ulitin ko lang, lahat halos ng mga apostol, namatay hindi sa magandang kaparaanan. Namatay through persecution, pero lahat sila namatay na nagtitiwala, nagtatapat, at nananatili sa ating Panginoon. Ha? Mga kapatid, kaya yun po ang una, no ho? Magtiwala sa Panginoon kahit anong bigat ng problema. Pangalawa, iwasan ang pagiging mapaghatol. At again pala, isa pang napaka-importante, huwag tingin ng tingin sa kapwa, ha? Tutok ang tingin natin sa Panginoon, ha? Doon katutok ang ating tingin. At ganun din po, huwag tayong mapanghatol sa ating kapwa sa mga panlabas na anyo. Ha? Kasi ulitin po natin, interesado ang Diyos hindi sa ating kapugian at kagandahan. Mas interesado ang Diyos sa ating mga kalooban, sa ating pagkatao, mga kapatid. Tandaan, walang makakalusot sa Panginoon. Iniisip mo pa lang, alam na niya. O kahit di mo pa nga iniisip, alam na yan ng Panginoon. Kaya mag-ingat sa kung anong ating iisipin, hindi lang para sa ating sarili, kundi ganun din sa ating kapwa. Huwag kang humatol nang hindi ka rin hatulan. Ha? Mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Mana pa! Panghuli mga kapatid, kay pangit man yan sa paningin mo, kay maganda, mahalaga, basta tao yan na kapwa mo, ha? Ang sabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ha mga kapatid? Basta tao yan. Gawin mo siyang ibigin kung papaano mong iniibig ang iyong sarili. O yan mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Eto mga kapatid, ano po, medyo tayo po ay hihingi ng paumanhin at tayo po ay tawag dito, hindi muna makakapag-shoutout. Gawa ng, eto, sure na po talaga, if God's will. Meron po kaming live program ngayon. Pag-aralan natin, ano, at mag-aalas 8 na.
At if God's will, bukas po ng umaga, doon na lang po ulit tayo, babawi. Ano, okay lang po bang mga kapatid? Ano, doon na lang po tayo, babawi sa ating devotional. Bukas, ano ho? So, kung lulubi ng Panginoon, ay promise po, kung tayo bibigyan ng lakas at buhay bukas, ay doon po tayo, ano po, doon po tayo magsishoutout. Pero, may hihilingin lang po ako na patuloy nating isama, ano ho? Mga kapatid, isama nyo po sa panalangin, lalong-lalo na po itong si Nanay, ano po, ilista nyo po ha, si Nanay Petronila, okay, Nanay Petronila at Tatay Emilio Dasing. Again, Nanay Petronila at Emilio Dasing, isama nyo po sa inyong mga prayers ngayon, mga kapatid, ano ho? Ang kahilingan po nitong dalawang matanda, kasi nasa Canada po ito, ay gustong maiuwi ng mga anak kasi buhay po sila pero nanghihina. At of course, alam mo naman po tayo mga Pilipino, ano ho, gat maari, gusto natin makita ang buhay ang ating mga... So, nanghihina man pero nais nilang ano po, sana maiuwi pa ng buhay o buhay pang maiuwi yung kanilang magulang dito po sa Pilipinas. Ano ho, si Nanay Petronila at Emilio Dasing. Ho, sana bigyan ng Panginoon ng ekstrang lakas para makauwi po dito itong si Tatay Emilio at Nanay Petronila Dasing. At ganun din po, pakisama rin po sa ating prayer, ho, sa ating mga kanya-kanyang prayer ngayon, si Dr. Leilani Resma. Dr. Leilani Resma, ano naman po meron kay Dr. Leilani Resma? Meron po siyang COVID. Yung asawa niya po sa kasawiang palad, do hindi lang naman yun ang issue daw ng kanyang health, ay namatay due to complication na rin. Pero ang mas nag-trigger nga po ay, ano po, ay COVID po. COVID, ha? Ang nag-trigger ng kamatayan ng kanyang asawa. So, isama po natin sa panalangin Sister Leila, ay Dr. Leilani Resma, na sana po ay makarecover sa lalong madaling panahon sa kanyang karamdamang COVID. O ayan, so maraming salamat po mga kapatid, at abang marami pa po tayo, salamat po doon sa mga umalis na, super thank you din po sa inyo. Sa mga nandito pa, ay pwede bang makiusap ulit? Sa mga hindi pa po nakakapag-follow, nakaka-like at nakakapag-share ng ating program, pwede ba ng ating Facebook page, please i-follow nyo naman po, i-like nyo, at i-share kung hindi naman po kalabisan ang ating Facebook page Paglapit kay Kristo. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, nandiyan na rin po, alin po, nandiyan na rin naman po ang ating pong link sa ating comment section ng YouTube channel natin, Paglapit din po kay Kristo. Subscribe, i-hit ang notification bell para po tayo ay laging updated sa ating ano po, sa ating mga videos na ginagawa, program na ginagawa. So, ayun po, ano ho? So, muli tayo po ay papasok sa ating panalangin. Let us pray. Kabanal-banalan po namin Diyos, muling nagpapasalamat sa iyong pinagkaloob ng panahon at pagkakataon na kami ay nakapag-aral ng iyong mga banal na salita at sa amin pong mga natuklasan, nakatotohanan, naway wag lang itong pumasok sa aming isip, kundi pagnaisan sa tulong ng iyong biyaya na makita sa aming mga buhay. Ang aking mga kapatid sa buong mundo ay patuloy ng magamit ang bawat isa na maging liwanag at asinan sa libutang ito. At ganoon din po, aking idinadalangin na sa mga pangangailangan ay patuloy niyo pong sapatan. May mga karamdaman ay inyo pong pagalingin at inyo rin pong ipagkaloob ang kanilang mga pangangailangan gastusin sa araw-araw. Panginoon, dinadalangin ko bukod tangi ang mag-asawang Emilio at Nanay Petronila Dasing. Sila po'y nasa Canada. Nanghihina po ang kanilang mga katawan at kayong higit na nakakaalam sa kanilang kalagayan. Ang kahilingan po ng kanilang mga mahal sa buhay, kasama na po kami dito po sa programang Paglapit kay Kristo, ay nagsusumamo po sa inyo, Panginoon, na kung maaari, pwede po bang bigyan nyo pa ng extension ang kanilang buhay. Kung papaanong binigyan nyo ng extension ang buhay ni Haring Hezekiah, pwede po bang gawin nyo rin po sa aming mga mahal na magulang na ito, Tatay Emilio at Nanay Petronila. Kaawaan nyo po sila. Naway makaupiwi po sila ng buhay at malakas dito sa Pilipinas. Pero hindi po namin kayo inuutosan. Kami po'y nagsusumamo. Hindi po, ay dinadalangin ko si Dr. Leilani Resma. Ang kanyang asawa ay namayapa dahil po sa komplikasyon na isa sa nag-trigger ay ang COVID-19. At ngayon siya po ay may COVID-19,
Panginoong kawan niyo po itong si Dr. Leilani Resma na may patuloy niyong pagalingin sa lalong madaling panahon. Ka-recover siya sa kanyang kalakasan at sa kanyang pagbabalik, kanyang mga activities. Panginoon, naway lalo siyang maging masigasig na kayo ay mapaglingkuran. Nandiyan po ang aking lahat ng mga kapatid. Sumusubaybay, sumusuporta, nananalangin para po sa ministry na ito. Panginoon, kayo na pong bahalang magbalik sa kanila ng pagpapala ng siksik, liglig at umaapaw. Maraming maraming salamat po sa pagdinig sa dalangin pagkat hiniling po namin ang lahat. Alang-alang sa pangalan na Yesu Kristo na siya na yung tagapagligtas. Amen. Oh, ayan mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ano po, wala na muna akong babatin para walang magtampo, ano ho. So if God will, bukas muli ko po kayong inaanyayahan, ha? Muli kayo inaanyayahan kung ang kalooban ng Panginoon tayo muling gisingin niya na may buhay, hindi lang buhay kundi malakas, ay muli po tayo magkikita-kita sa ating devotional program bukas po ng umaga, alas 6 dito yan ng umaga sa Pilipinas. At kung anumang oras dumarating sa inyo ang programang yan, saan mang lugar kayo naroon, sana mga minamahal kong kapatid ko kay Kristo, ay muli ko kayong makasama sa ating pag-aaral, pagpupuri sa ating Panginoon. Sa pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na pinaglilingkuran, isang Diyos, tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, ito pong muli ang inyong kapatid sa Panginoon Jesus Cristo, Brother Richard Thompson, na patuloy na nagpapanukala na kung lulubin ng Panginoon ang aking panukala hanggang sa huling hininga ng aking buhay, ay malugod ko po o masaya ko pong gagawin ang aking paglilingkod sa Panginoon sa loob ng kanyang minamahal na iglesyang ito, Seventh-day Adventist Church. Sana kayo din mga kapatid, ano po, nawa, pare-pareho nating ipanukala na maging sa hirap o ginhawa, maging sa kalusugan o karamdaman, maging sa buhay o kung kinakailangan, umabot hanggang sa kamatayan. Tayo pong lahat ay sama-samang maglilingkod, magtatapat, mananatili at patuloy na magtitiwala sa ating Panginoon. Muli maraming salamat sa pangunawa. Kung hindi ko man kayo nabati ngayon, bawi-bawi po tayo sa ibang pagkakataon. At if God will, bukas, oh, promise, bawi po tayo ng shoutout kahit na tayo magtagal bukas, basta nandun lang kayo, ha mga kapatid. Asahan ko po, kung kalooban ng Panginoon, kita-kita po muli tayo bukas ng umaga dito po sa Pilipinas at sa mga karating lugar. Lagi niyo pong tatandaan na mahal ko kayo. Pero mas higit po ninyo, kasama na rin akong tatandaan, na kayo at ako ay mas higit na minamahal ng ating Panginoon. Bye-bye for now mga kapatid. Bye-bye. Kung lulunin ng Panginoon, see you tomorrow morning. Okay. Love you mga kapatid. God bless.